Doble ingat naman sa mga suki ng UV Express, mga kapuso. Nito lamang pong Biyernes, dalawang babaeng pasahero na naman ang ginagalaw na umano sa loob ng isang kolorum na UV Express. Ang nanghati na driver na aresto na. Maraming bagay ang posibleng mangyari sa atin sa loob o labas man ito ng ating tahanan. Minsan, kahit ang inakala nating ligtas na pag-uwi natin ay posibleng mauwi sa hindi magandang kahihinatnan. Ganyan ang nangyari sa dalawang babae na umasang makauuwi ng ligtas sa kanilang tinutuluyan. Matindi ang naging galit ng biktima nang makaharap nila ang suspect. Ayon sa biktima, hindi maganda ang dinanas niya sa kamay ng dalawang suspect. Batay sa salaysay nila, alas 10 ng gabi nang sumakay sila kasama ang mga kaibigang lalaki at ang iba pang pasahero. Nang makababa na ang mga pasahero mula sa may pinakalikuran, bigla umanong lumipat sa may tabi nila si Lorenzo at nagdeklara ng hold up. Dagdag pa nila, doon nagsimula ang hindi maganda nilang karanasan kung saan piniringan ng suspect ang kanilang mga mata at binusalan ang kanilang bibig. Ginapos din ng alambre ang kanilang mga kamay at saka kinuha ang kanilang mga cellphone at perang umabot sa 15,000. Ayon pa sa kanila, matapos nitong kuhain ang mga gamit na meron sila ay dinala sila nito sa likurang bahagi ng van at doon ay isa-isa silang ginalaw. Ang inakala nilang hold up ay nasundan pa ng panggagalaw. Tangkapasanan nitong gagalawin ang isa ngunit dahil sa kapapanganak pa lamang nito at meron itong dalaw nung mga oras na iyon ay nabaling na lamang sa kasama ang atensyon ng suspect. Dalawang beses umanong ginalaw ng suspect ang biktima at nagawa rin nitong saktan ang babae. Matapos nito, nagpalitan na umano ang driver na si Buddy at si Lorenzo sa paggalaw sa kanya. Sinubukan din umano ng dalawa na mag-withdraw gamit ang mga ATM card na mayroon ang mga biktima ngunit wala silang nakuha. Habang paikot-ikot ang sasakyan sa Quezon City at Caloocan, nakuna ng CCTV pati ang pagtatapon ng cellphone ng biktima upang hindi ito matrace. Ayun pa sa mga biktima, naghahanap noon ng bakanting lote ang suspect at hinala pa nila'y itutumba na sila hanggang sa ibaba sila sa isang madilim na bahagi ng Sauyo Road kung saan nakita sa CCTV na noong mga sandaling iyon ay nakagapos pa at pilit na pumapara. Isang taxi naman ang dumating at tumulong sa kanila. Batay sa mga nakalap na ebidensya ng mga otoridad, agad na nahuli at napasakamay ng mga pulis ang sinasabing suspect sa panghuhulda at pananamantala sa dalawang babae na pasahero ng isang kolorum na van sa Quezon City. Unang nahuli si Lorenzo sa barangay Kaligayahan sa lungsod ng Quezon habang minamaneho nito ang sinasabing kolorum na UV Express na ginamit sa insidente. Di nagtagal ay nahuli rin ang isa pang suspect na si Buddy ngunit sinabi rin na di kalaunan ay napas lang din ang suspect matapos manlaban at mangagaw ng baril. Sinasabing sa pasado alas 2 ng madaling araw nang mamukaan ng mga residente ng barangay Obrero ang suspect na kinilala bilang si Alfie Torado o alias Buddy. Nang makita ng mga residente ang suspect, hindi na napigilan ng mga residente na kuyugin ang suspect hanggang sa dumating ang mga pulis. Kaliwat ka ng suntok, batok, hampas at sipa ang inabot ng suspect sa kamay ng mga taong bayan matapos itong mamukhaan. Ayon sa reporter, nakapanayam pa nila ito at tinanggi nitong may kinalaman ito sa insidente. At giit pa niya, nagmaneho lamang umano siya para sa kanyang kasamahan na si Lorenzo na noon ay una nang naaresto. Sinabi pa niya na wala siyang kinalaman dito at sa halip ay siya'y tinutukan lamang ng baril at sinaktan kaya sinabihan na magmaneho na lamang. Ayon pa sa kanya, nagdeklara ng hold up sa may bahagi ng litex at doon ginawa ang paggalaw sa dalawang babae. Dagdag pa niya, inutusan siya na magpatuloy na lamang sa pagmamaneho. Nagturuan pa ang dalawa sa kung sino ang gumalaw at tumira sa biktima. Ayon kay Lorenzo,
binantaan siya ni Buddy at hindi siya nakapalag dahil pinagbantaan siya at ang kanyang mga anak. Kung saan ang pahayag na ito ni Lorenzo ay taliwas sa pahayag ni Buddy. Di kalaunan ay nakipagkasundo si Buddy sa mga pulis na ituturo niya ang lugar kung saan itinapon ang mga gamit na kinuha sa mga biktima. Bago magbiyahe, humiling pa ito na ilagay sa harap ang posas at hindi sa likod at pinagbigyan naman ito ng mga pulis dahilan na rin ng mga napalang pasa at sakit mula sa taong bayan. Pagdating sa bandang Tandang Sora, doon na ng agaw ng baril ang sospek hanggang sa mabaril ito. Sinasabing nadala pa ito sa ospital, ngunit agad ding binawian ng buhay. Matapos mapaslang ang sospek ay tila ito na rin ang naging wakas ng tila impyernong dinanas ng dalawang babae. Idineklara na rin ng QCPD na sarado na ang kaso. Marahil masasabi natin sa ngayon na wala na ang may sala. Ngunit mananatili sa isipan ng mga biktima ang naranasan nila. Sarado man ang kaso, posible namang bukas pa ang sugat na naiwan sa mga biktima. Gayunpaman, nakuha naman nila ang hustisya na unti-unting maghihilom sa sugat nila. So ngayon, alam mo na ha?